ay malaking parte ng ating buhay. Magandang araw, San Eusenios. Nagbabalik tayong muli sa ating programa dito sa G2 Radio Friday Live with Sir James. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan. So pag-uusapan po natin ang patungkol sa Gwapo Toda. Sir James, sa dami po ng sektor ng ating manggagawa at mga naghahanap buhay, ay isa po ang Toda sa patuloy na sinusuportahan ninyo sa pangungunan ng project share ng Jocel's GT family. Bakit sila po ang isa sa mga sektor na patuloy ninyong tinutulungan hanggang sa kasalukuyan? Magandang hapon, Ma'am Nardine. Ano? Siguro ma'am, sa ating lipunan, sa ating komunidad, marami tayong kinikilala na mga nagsiservisyo sa ating lahat. Siyempre, nandyan sila, no? Sila Sir, Ma'am, na mga pulis para sa ating kaligtasan. Nandyan po si Sir, Ma'am, na ating mga guro, teacher, okay, para po sa pag-aaral po, lalo pa no, po natin sa ating kabataan. At siyempre din po nung sa ating mga anak sa ngayon. Nandyan din naman po ang mga medical frontliners para siguraduhin ang ating kalusugan. Pero madalas po, marami rin po, malaking sektor din po ng ating lipunan. Marahil hindi na po natin nakikita na patuloy at tuloy-tuloy po na naglilingkod sa ating lahat na hindi na po siguro natin napagtutunan ng pansin. At marahil marami po sa kanila ay nagsiservisyong tuloy-tuloy at malaki po ang sakripisyo pero siguro po hindi nabibigyan ng atensyon. Isa po siguro sa pinakamalaking sektor na to ay ang sektor ng transportasyon. Dito sa ating lusod, syempre yan po ang ating mga toda, manong toda, o minsan meron na po tayo nakikita na, dito ba, na mga kababaihan na membro na rin po ng toda. Sa pang-araw-araw po, siguro mula po nung ating pagkabata, pagpasok po natin sa eskwela, saan po ba tayo sumasakay? Karamihan po sa atin sa tricycle. Si tatay, si nanay, kuya, si ate, pag nagtatrabaho na, sino po ba naghahatid at nag-uwi sa kanila mula sa kanilang trabaho? Siyempre, di po ba sila rin po ang ating mga Gwapo Toda members? At siyempre din naman po, pag sinanay, mamamalengke, sino po ba ang maghahatid at magsusundo sa kanya sa palengke? Again po, ito po ang ating mga Gwapo Toda members. Sila po ay malaking bahagi. Hindi lang po malaking bahagi, kung hindi mahalagang bahagi po ng ating lipunan. Sabi nga po natin sa kahit na naman po siguro ekonomiya, hindi po gagalaw ang lokal na ekonomiya kung hindi maayos ang sektor ng transportasyon. At dito po sa atin, yan po ang ating mga Toda members. Pero kung babalikan po natin, Ma'am Nogin, alam niyo po, sa amin po sa Joseph's GT family for more than 2 decades, isa po sa hinahawakan kong responsibilidad, yung tinatawag po namin, initial interview. Paano po yung initial interview? So mga nag-a-apply po, na nag-submit po ng kanilang mga bio dito o resume na tinatawag po natin yun, ako po yung unang humaharap sa kanila para sila interviewin bago ko po isubmit yan sa HR kung saan naman po ang HR ang nagbibigay ng final clearance at approval kung sila po ay magiging kasama namin sa Johnson's GT family. Alam niyo po, ma'am, in more than 2 decades, napakarami ko na rin po na interview ng mga tricycle driver. And minsan magtataka ka lang, kasi di po ba ang pagta-tricycle o pagiging TODA member, yan na po isang hanap buhay. So kung ikaw ay may hanap buhay, bakit, yun po laging dumalabas sa interview. Kung may hanap buhay ka na, bakit ka pa mag-a-apply? Siguro po maintindihan ko po para doon sa mga nakikipasada na sinasabi po nila, kumbaga sa mga sideline lang, hindi naman po kanila yung tricycle. Siyempre naman po, hindi po yan sustainable. Kaya sila po ay naghahanap ng mas stable na trabaho. Pero meron din naman po iba, kanila yung tricycle. Kaya lang po siguro sa laki nung hinuhulugan po nila para doon sa pag-amortize o para po doon sa pagbabaya doon sa tricycle na binili po nila. Kaya rin po sila naghahanap ng ibang hanap buhay o ibang trabaho. Kaya po sila nag-apply. Pero siguro po ang pinakamabigat sa lahat, yung mga na-interview po, na kanila na po yung tricycle po nila. Wala po silang binabayaran na, o hinuhulugan. And makikita mo naman po yung sinseridad sa kanila na sila'y naghahanap pa rin ng isang mas maayos o mas matatag na hanap buhay. So, minsan di po ba pag nakaharap mo ang isang si manong tricycle driver na gano'n ang sinasabi sa iyo, parang minsan tatanungin mo, ang laki ng servisyong binibigay nila,
Bakit? Hindi may balik sa kanila yung sabihin na natin reasonable, okay, na sabihin na natin hanap buhay o kikitain nila sa pang-araw-araw para may taguyon nila ang kanilang pamilya. Hindi ko po makakalimutan, Ma'am Norlene, minsan na ako ay nagsimba ko sa Mary Health. Madalas po kasi sa Mary Health po, dito po sa amin sa Barangay Malasig, pag nagsisimba ko, doon lang po ako sa may bandang likod lagi. So pagkatapos po ng isang misa, meron po isang mag-asawa, batang-bata pa po yung mag-asawa, siguro tansya ko po sa tingin ko sa kanila, baka wala pa silang 20, 21. Pero may hawak na po sila na sanggol na kasama po nila nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, inapitan po nila. Ang sabi nga po nila sa akin noon, nung paglapit sa pagkatapos ng misa, sir, ano, pwede po ba akong mag-apply sa inyo kahit grupo na ng GTO? So, tinanong ko po, ma'am, kung ano yung ano ba yung background niya, ano ba yung trabaho niya. Sabi niya, siya raw yung nagtatransfer. So, ang automatic po na sagot ko, dahil nga po siya yung nagtatransfer, bakit ba hindi ba sa'yo yung tricycle na dinadrive mo? Bakit kailangan mo pang mag-apply? Yung tricycle daw po, actually, binigay na sa kanila na kanilang ama. Binigyan sila ng sariling tricycle. Kaya lang po, kahit pagbalik-balik na rin daw po nila, hindi naman po yun sapat para, hindi po siya sapat para itaguyod yung pamilya. So siguro, ma'am, minsan mapapaisip ka, di ba? Sa dami-dami na kanilang pinagsiservisyoan, hinahatid sa kani-kanilang mga trabaho at sa kani-kanilang pupuntahan, na marahil karamihan naman po nung hinahatid po nila, nung pinagdadrive nila, ay namumuhay na maayos dahil meron po sila maayos na hanap buhay. And yet, sila po na instrumento para may atin, may uwi ang mga pamilya na nagkahanap buhay, sila po mismo ay wala pong kasiguraduhan yung hanap buhay na kanilang ginagampanan. That at the end of the day, hindi naman po nila masigurado na sapat yung kanilang may uwi sa kanilang mga pamilya. Siguro ma'am, yun yung isang mahalaga kung bakit paulit-ulit namin binabalikan kung ano ba yung mga programa na pwede namin ibigay sa ating mga kababayan na nasa Toda. Ito pong kwento ko pong siguro sineshare ko po sa inyo. Ito po eh hindi pa po pandemya. Siguro po ang tanongin natin, kamusta na po kaya sila? Ano po ba ang sitwasyon nila at ng kanilang mga pamilya ngayon po na panahon ng pandemya. So, yun po ma'am siguro kung bakit paulit-ulit po na aming binabalikan ito pong sentong po ito. Sir, alam ko po maraming nakaka-relate sa mga kwento po ninyo at obserbasyon tungkol sa mga TODA. Ngayon naman po nabanggit nyo na ano ang mga naitutulong ng Diyos sa City Family sa kanila. Ito po yung isang alam ko na gusto pang marinig ng ating mga katoda. Ano pa po yung mga aspirations ninyo or mithiin para sa mga TODA members natin? Sektor ng transportasyon, kung tutusin, lalo na pag tinignan natin kung ano yung ginagawa sa ibang bansa, yan po ay responsibilidad ng pamahalaan. Sabi ko nga po, wala namang ekonomiya ang gagalaw kung hindi maayos ang sektor ng transportasyon. At kung tayo man po ay sabihin natin sa ating lungsod, ang local economy, para gumanaw po yan na maayos, kailangan po maayos ang sektor ng transportasyon. Siyempre, kasama na po dyan, ligtas, maayos, okay, nasa tamang compliance po, lahat po ng transportasyon na sinasakyan ng ating mga mamamayan. Pero para po yan maisagawa, kailangan po siyempre na dapat po may tamang suporta. Sabi ko nga po sa ibang bansa, kung tutusin, hindi naman po yan inaasa sa private.
gobyerno po ang sumisigurado na ayos po ang transportasyon. Ngayon, sa ibang bansa naman po na ako ibibigay yan sa private, sisiguraduhin pa rin po ng gobyerno na suportado, okay, tama ang compliance kung sino man po yung private na gaganap bilang ano po, no, magpo-provide po ng transportasyon. Dito po kasi sa ating TODA po, no, kung titignan po natin, siguro una po usapin dyan eh, kita eh. Tulad po na nasabi ko, kung hindi po sapat na kita, paano po natin aasahan na yung patuloy po na uunlad po yung industriya ng lokal na transportasyon? Sabi ko nga po, kung kulang po inuwi nila sa kanilang pamilya, eh, dalawa lang po yan. Eventually, baka hindi na sila magpatuloy mamasada or may mga shortcut pong gagawin para lang ipatuloy nila ang pamamasada. So sa akin po, ang simpleng aspiration moving forward. Ang dami naman po natin narinig na usapan tungkol sa ayuda. Kaliwat, kanan, iba't ibang industriya, inaayudahan. Uulitin ko po, bagamat po siguro hindi po nakikita na nakararami, ang TODA po ay napakahalagang sektor sa ating lipunan, lalo na po dito sa ating San Jose. Ang ekonomiya po ay gumagalaw, okay, dahil po sila ay nagbibigay ng tamang transportasyon. Ngayon pong panahon ng pandemya, hindi lang po nabawasan yung kanilang pasada. During the lockdown, bawal po sila magpasada. Nung matapos ang lockdown, marahil yung iba nagbibisikleta na ulit. At marami dahil ayaw sumakay sa tricycle dahil sa social distancing, sila po ay naglabas na ng sariling motor. Pero marami pa rin umaasa po dito sa industriya na ito. So ang tanong po, kung sabi ko nga po, kung kaya natin ayudahan at iba't ibang sektor po ng ating lipunan, bakit hindi po sila? Una po, yung pinag-uusapan po natin na prangkisa. Alam po, dati na po ang pinangako yan, 5 years ago. Hindi ko po alam po ano yung sitwasyon dyan sa ngayon. Pero alam ko po, ang renewal ng isang franchise po ng TODA is 500. Yun pa lang po ay prangkisa. Kapag ka ikaw po ay nag-renew ng iyong lisensya bilang driver, para ikaw po ay mag-drive ng isang tricycle, more or less po yan, nasa 1,000 po yan. At syempre po, para po may renew ninyo yung rehistro ng inyong tricycle, pagsamasamahin po natin mula emission, mula po doon sa insurance at doon sa actual LTO charges, nasa almost 1,500 po yan. Wala pa po dyan yung testing na bagong papasok po base po doon sa bagong batas. So ang tanong ko po, pag kinuwenta po natin ito, ma'am, siguro ang unang aspirasyon dito eh, kailangan po lahat sila compliant legally. Dahil yan po ay para sa kaligtasan, kasiguruhan ng mananakay ng ating mga kababayan. Pero ang tanong nga po, paano nga po natin, i-expect ko ba natin sila compliant fully kung alam na po natin yung pang-araw-araw nga po nilang kita? Okay, ito po yung huling survey po namin. Maswerte ka na mag-uwi sa pamilya mo ng 300. Yung iba po sabi, 200 pa. Eh ma'am, wala pa po sa minimum wage yun. Eh yung wala nga po sa minimum wage, ina-exempt ng batas, magbayad ng buwis. Eh sila naman, wala pa sa minimum wage, kabi-kabila yung buwis na kailangan mo i-comply. Ma'am, kung 300 po yan, na sinasabi po nila kung totoo po yung survey na lumabas, at pinagkwenta ninyo mula prangkisa, mula rehistro, mula lisensya, ay aabot ka ng 3,000. Ma'am, ang tanong ko, kung ikaw ba, kung ako ba, ay isang TODA driver, para makakomply, 10 araw na kita ko ang kailangan ko isang revision. Sa tingin ba natin, ma'am, magko-comply pa yung iba? Siguro yung ibang nakakaluwag, oo. Pero mas marami sa nahihirapan, marahil hindi na. Kasalanan po ba yun? Tingin ko po hindi, given yung sitwasyon po natin na kung papipiliin ka, ano man pipiliin mo, yung compliance mo o yung iuwi mo sa pagkainan ng pamilya. Yan po ay realidad. Hindi nyo po kailangan ng calculator para kwentahin mo. Pero yan po ang kailangan nilang tugunan. So ang tanong nga, kung kabi-kabi lang ang ayuda, bakit hindi ito gawing parte ng ayuda? Bakit pa sila bibwisan ng prangkisa? Sa amin po ma'am, sa Joseph City Family, lahat po ng naglilingkod po sa amin bilang
driver, whether truck service, at kung ano pa yung dinadrive nila. Bagamat requirement po sa isang driver ang isang lisensya, never po kami nagcha-charge na silang gumastos sa lisensya nila. Lahat po yan sinasagot po ng aming kumpanya. Pati po violation nila, huwag lang po naman lalabas na hindi po yan in line of duty. Kung nagkaroon sila ng violation in line of duty, sagot po yan ng kumpanya. Dahil hindi po siguro namin ma-attend na mababawas sa sweldong iuwiin na sa kanilang pamilya ang isang charge o ang isang permit o ang isang tax o ano man po gusto niyo itawag dyan para magawa ang trabaho nila ay magiging kabawasan sa kanilang iuwi sa kanilang pamilya. Again nga po ma'am, hindi po kailangan ng calculator yan. Kung 3,000 yung bawat TODA na kailangan nila i-comply sa bawat taon po na sila ay magre-renew ng prangkisa, lisensya o ng rehistro, ang tanong po, hindi po ba yan kayang iayuda ng lokal na pamahalaan? Given naman po, yung isang parte po dyan, pinangako na 5 years ago. Pero moving forward, dapat po yan, responsibilidad po ng lokal na pamahalaan, dahil responsibilidad po ng lokal na pamahalaan na siguraduhin ang kaligtasan at kaayusan ng mga sasakyan tricycle po ng ating pong mamamayan. Yan po ang una kong aspiration sa mga TODA na hindi po dapat nila intindihin yung mga permit po na yan. Marami naman pong pondo ang ating bayan. Bakit naman po kailangan pa natin kunan yung mga alam po natin na kulang na po yung inuwi nila para itaguyod ang kanilang pamilya. But moving forward po, hindi ko po siguro man ay fully i-share po ngayon. Meron po kami mas malaking programa na ina-aspire po namin nating lahat para sa ating mga TODA. Sabi ko nga po, siguro po, para gawin na lang natin teaser yan. Kung ngayon ay Gwapo Toda, di ba? Bukas po ang ating tagline ay Gwapo Toda, Toda of the Future. So ano po ba yung susunod na magiging TODA na magbibigay ng transportasyon sa ating mamamayan na hindi lang po siya makakapagtaguyod para sa kanilang mga pamilya kung hindi po magiging protection po at mangangalaga rin po sa ating kalikasan. Yan po ma'am ang simpleng aming pangarap para po sa ating mga TODA. Tulad po na nasabi natin, ulitin ko po, Marami po sa atin ang ating nakikita ang iba't ibang sektor na naglilingkod sa lipunan. Pero madalas po, yung mga iba o yung mas mahalaga na naglilingkod din po at mas malaki ang sakripisyo, hindi po natin sila nakikita. At isa na po dyan ang mga tricycle driver na naglilingkod po sa atin at patuloy po na naglilingkod sa atin mula po nung ating pagkabata hanggat po tayo nagtatrabaho. Eh sana naman po, sabi ko nga po, kung lahat po tayo itatawid sa isang magandang bukas, dapat sama-sama po tayo. Wala po dapat naiiwanan. Thank you so much, Sir James. So very clear naman po talaga, basic transportation, sila po ang nangangailangan ng suporta. And sa tingin ko po, yung Gwapo Toda, which will soon, Toda of the Future, napakaganda pong balita ito para sa ating mga Toda members. So mas magiging panatagpo ang kanilang kalooban. Maraming salamat, Sir James, sa inyong pagpapaunlak na muli and sa time po na binigay nyo para mas ma-inspire pa ang ating mga Gwapo Toda. Saka sa kabila nga ng sabi nga natin ay medyo kahigpitan pa rin po ng sintrol na kanilang nararanasan. So huling mensahe niyo po sa kanila, Sir, sa ating interview po ngayon para sa ating mga Toda members. Sa akin lang po, ma'am, simple lang. Sa ating pong pagtawid, wala po dapat maiiwan. At wala po dapat sasabihin na hindi po sila parte ng isang magandang bukas. Sama-sama po tayo, ma'am, tatawin tungo sa isang magandang bukas. Napakalino na mensahe at napakasarap po sa puso at sa pandinig. Maraming salamat, Sir James. So muli po hanggang sa ating susunod po na Friday Live with Sir James. Thank you so much. Maraming salamat po, ma'am.